morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na Isa Trap. So, total gagawa tayo ng video about dun sa pagdidilig ng carnivorous plant. Bakit hindi kaya i-share ko sa inyo yung tinuro sa akin nung ating kaibigan na from Myanmar or ewan ko, kalimutan ko saan yung Indonesia yata. But anyway, no? So, ito yung kanya tinuro sa akin. No? Pag magdidilig daw ako, ng Nepenthes, no? Mag-ipon daw ako ng dumi ng ibon, no? Sa bubungan daw, kasi noong time na wala pa akong mga parot. So sabi ko, paano ko gagawin yun? Parang hindi ko namang kaya na isa-isahin yung ipot sa bubungan namin, no? At masisira rin yung bubungan kung lagi kong lalakaran, di ba? So ang ginawa ko, sabi ko, mag-alagaan na lang ako ng ibon. So, hindi ko alam na, yun, tulad sa carnivorous plant, matatrap rin tayo dito sa pag-iibon. Now, dati na akong nag-aalaga ng mga birds, no? Like eyeing, parakeet, cockatiel, no? Pero ngayon, nag-try ako mag-alaga ng mga medium-sized parrot. No? Tulad ng San Conure, no? Indian ringneck, and soon, hopefully, makapag-alaga tayo ng African Grey, no? So, pangarap pa lang yun, no? Pero sana magkaroon tayo na. So, ayan. So, ang ginagawa po, no, para makaipon ako ng dumi, no? So, hindi ako naglilinis ng poop tray, no, nung aking mga alagang ibon na mga ilang araw lang naman, no? Actually, naglinis ako nung ano, isang araw. Uy, Sammy, good morning! So, mamaya nakarga, dun muna kay mama. Ayan. So, ayan yung ating collab si Sammy. Ito yun din si Mrs. No? no, inaayos yung mga halaman niya. So, etong mga naipon ko na mga poop, no, ng bird, no, ay dito. Karamihan dito ay mga empty shell ng seeds, no. Tapos yung iba, syempre, yun nga, ipot ng ibon, no? So, kaya ako sinasabing empty na lahat yan at wala nang natirang mga, halos wala nang natira na mga bird seeds or in my case, ay canary mix yung aking pinapakain. So, mixture yun ng mga iba't ibang klaseng seeds. So, kasi nga, pinapakain ko rin to dun sa mga wild bird dito sa paligid namin. Diba? So, kaya hindi ko yan kumbaga yun na ano, yung parang pinupuli ano, yung pinupush ko puli doon sa bird cage nila para makapasok yung mga wild bird. So, risky yon sa mga alaga kong ibon. Pero hindi naman rin sila nagsosyo na, ano, kumbaga lumalapit doon. So, kasi anuhin ko yung mga sobrang seeds dito na hindi nakain ng ibon ko. Kaysa naman ilagay ko sa mga plants ko, tutubo as seed, ano yun, grass, no? Pakain ko na lang sa kanila, no? So, nakashare pa tayo sa mga, no, needs ng mga wild birds. Kawawa rin naman. So, pag naipon ko yan, tulad nito, tatlong tray na yan. At ito sa ilalim, meron pa. Ang ginagawa ko, nilalagay ko doon sa blue na langgana. So, ilalagay natin yan doon. Mimix lang natin dito. So, dilinisan ko yan, siyempre, no, dito. Ibabrushin ko yan. Saan pa yung mga pang-brush dito? So, yan. Gamit yung mga net. Para yung mga dumi, mapunta dun sa tubig lahat. So, ipapass forward ko na, ha. Ayan, paano ko ba ito yan? Sammy, video mo naman si Papa. Kaya mo? Hindi. Pero video mo si Papa. Hawak ko na lang. Hawak ko na lang. Huwag karga na. Hold mo lang. Hindi mag-video tayo. Ayan. So, yun. Ano ko na lang, ha? Post ko muna, ha?
Tingnan lang po natin. Tumasasan o. Isang malaking langgana. So, tiyan ka kami na-make sure kung naubos talaga yung dumi niya. Para yung mixture, kumbaga, potent talaga na pang-fertilize ng mga Nepenthes. Bukod sa Nepenthes, ginagamit ko rin siya doon sa Heliumpora ko ngayon. Tapos, basta po, lahat na nagpipicture. Tapos yung iba nilalagay ko po sa picture mismo no nung mga Nepenthes. Ayan. So nilalagay ko ayan, sumobra yung zoom. Ayan. Nilalagay ko po doon mismo sa mga medium nila tsaka sa sa mismong traps or picture pala. So hindi ko pa siya nasusubukan. No, hindi ko pa siya nasusubukan sa mga Venus flytrap. Ayan, so ayan, hindi ko pa nasusubukan siya sa mga Venus flytrap. Kaya huwag nyo munang itry, no? Pag natry ko na sa Venus flytrap at successful, tsaka ako sa inyo ituturo. Ayan. So hindi ko na masyadong sisimutin yung dumi kasi for instruction purpose lang naman. So pero pag ako po talaga inuubos ko talaga yung mga dumi-dumi niya. So mapapansin nyo hindi ganun ka Instagramable yung itsura, pero maganda to sa mga Nepenthes natin. Ayan. Kasi ang mga Nepenthes okay lang sa kanila yung medyo mataas-taas ng kaunti yung TDS or minerals na ng kanilang soil, kaya nga sila madaling mabuhay sa sa kokopit, no? At alam nyo ba, sa wild nakatanim lang yan sa lupa ang mga Nepenthes na to. Bakit ko nalaman? So, tingnan nyo po yung video ko dyan na galing ako sa Laguna, nag-hiking kami doon at na-document natin kung yung natural environment kung saan nabubuhay itong mga Nepenthes natin. Di ba kayo magtataka bakit yung mga highland Nepenthes ko nabubuhay sa ganitong lugar, pati Heliumpora, kasi nga na-acclimate na sila. So doon lumakas yung loob ko na nakita ko na sa wild din nakatanim lang naman sila sa, di ba, sa lupa. Pero isipin nyo pa rin na from seed doon sila tumubo, kaya kayang-kaya nila yung environment doon. Pero itong mga plants natin, no, iba't iba yung pinagmumulan nito, no? So kailangan dahan-dahan yung pag-acclimate. At isa pa, mahal yung mga halaman nyo, no? Ayaw nyo naman mabigla yan kahit alam nyo na at kamay nyo na na kayang-kaya yung i-acclimate yan sa loob lang ng ilang linggo. Pero these plants, no, taon na po ang binilang ito, kaya kayang-kaya nila, no? Yung sa mga Heliumpora na yan, no? Siguro discuss na rin natin yan susunod. Months, no, yung binilang, no? Mula nung nakuha ko yan kay Sir Andre, no? So kaya na-acclimate na rin natin, pero hindi ganun kadali yung pag-acclimate. Minsan biglang iinit, so kailangan yung timplahin, no, or i-acclimate talaga. So ayan, diretso natin yung pagdidilig. So ingat-ingat lang kayo sa pagdidilig kasi ayan, matatapon kasi yung medium. Hindi tulad nung pagmimist, diba, pino yung tubig na lalabas. Pero pag sa pagdidilig, talagang yung pag dito tilamsik nung tubig, kaya ramdam ng medium, kaya matatapon yan pagka hindi mo dinahandahan.
Kaya nagtatoppings talaga ng madalas na sphagnumos and tama, sphagnumos. Tama. Sa medium. So lahat po yan didiligan ko hanggang doon sa kabilang side. So yung ibang mga plants ko nasa ilalim, kaya double purpose na. Pag nadiligan ko yung taas, nadidiligan din yung baba. Pero hindi ko pa rin kinakalimutan, nadiligan yan pagkatapos ko dito. So dalawang beses ako magdidilig. So update rin pala no, doon sa Black Miracle na ano natin, na dito, na plant, na Nepenthes. Ayan, so nabuhay na siya, no? 'Di ba natuyo siya nung nakaraan. So, buhay na siya. So, hinihintay ko na lang na mag-picture uli siya. Pero I'm sure na kung hindi ko pababayaan 'to, no, gaganda uli yung picture nito. So, kaya kahit matagal ka na nag-aalaga, walang sa tagal ng pag-aalaga 'yan sa pagiging matiyaga na i-maintain mo yung growing area. No, kaya yung ibang mga baguhan na talagang umaapoy, nag-uumapo pa yung passion sa pag-aalaga ng kanilang first plant. Papansin nyo ang gaganda ng mga halaman nila. Kasi mahal na mahal nila yung mga halaman nila. Diba? So, madali nilang napapaganda. Hindi tulad ng mga marami lang halaman na yung purpose lang ay kumita. Halos hindi mapaganda yung plants kasi dito. Risa lang ng risa. So wala namang problema dyan. Dumaan ako sa ganong stage dati. Pero ayun, nagpropagate rin po kami. Ngayon ay hindi na kami nabili. Bihira na. So karamihan ng mga binibenta namin ay sariling propagation na namin. So ayan. So doon naman sa mga risa lang ng risa. No, alam ko matututo rin naman kayo, no? Pero dapat ginaguide nyo rin yung mga nabili sa inyo kung paano alagaan kasi nangyayari, no? No, eh ano, kumbaga eh namamatay na lang bago magtatanong sa amin ng mga nagtuturo. Oh, wala naman yung mga halaman pati yung bumili sa inyo. So, ayun yung pagkakaiba kasi ng mga talaga nag-aalaga at yung mga nagbebenta lang. Kasi meron akong estudyante nung nakaraan sa TESDA. Nag-alaga daw siya dati ng Venus flytrap. Nabili niya dyan sa opa, sa silang. No, alam ko naman na siguro reseller lang, hindi talaga nag-aalaga. So dito sinabi sa kanya na dapat titigan ng ano, tubig ulan o low mineral low, tama, low TDS or low mineral na water. Sabi nga daw binititigan lang ito ng tubig rin. So ayun, buhay daw ng ilang buwan yung ginusupply ito pero namatay yun. So ganun po kasi pwede mabuhay ng ilang buwan kung matibay-tibay yan, pero mamatay yan dahil kumbaga sa paulit-ulit na maling practice, no? Ubus na itong unang timpla natin. So sa tatlong tray ay hindi ko talaga natutunan tapos natin. May natitirang hindi ko na natitigan. Pwede ko naman tipirin pero may ibang araw pa naman na pwede silang madiligan nung may ipot ng ibon. Sama sa kanila yung mga dumi na nandyan. Halimbawa, yung retaso halimbawa ng corn. Ito kasi inangat na itong mga parot ko yun. Pag may isa kong binibigay sa kanila. So, nasasama yun syempre doon sa poop tray. Pagka sinama ko, dinilig ko pa rin dito.
So ang ginagawa ko po dyan, halos hindi ko na nililinis muna. Dugyot na talaga itsura, tsaka ako tinatanggal. So maasikaso ba yon? Para sa akin hindi, kasi kailangan nyo talaga no, i-check yung medium, yung plants mismo. No, kung kayang araw-araw eh, gawin nyo. No, pero kung hindi, tulad ko, tuwing may time lang ako. Ayan, doon ko... Nakulog tuloy yung timba. Planggana. So doon ko lang sila chinecheck. Tapos tinatanggal ko yung mga extra na dumi. Tulad ng yung mga, ayun nga, yung mga corn na ano niya, kumbaga nangat-ngat. Tapos yung mga iba pang retaso ng prutas or gulay or greens, no, na sumusobra na. Paano ba yung sinasabi nyo, sir? Tulad na limbawa ito. Yan, mga sunflower na mga yan. So tinatanggal ko yan para lang mapanatiling malinis. Pero sa totoo lang, kahit hindi nyo tanggalin yan, pwede naman. Kaya lang pag nasobrahan, hindi na maganda tignan. So dalawa pa yung ipaprocess natin dyan. So hindi ko na siguro ipapakita lahat, pero 9 minutes pa na naman eh, no? I-post ko lang naman to. Parang 9 minutes pangatlong take ko na pala. So hindi ko alam kung ilang minutes na, but anyway, na ipakita ko mamaya yung pagdidilig ko hanggang dito sa mga medyo mas mga mahal na mga pitcher plant. Baka sabihin nyo, itong mga mahal na pitcher plant hindi ko dinidiligan ng ano. Kahit yung Lampora, didiligan ko mamaya. So ano muna, i-post ko muna to. Ito, nakatimpla na ulit tayo ng isa. So ito pala, no, para less yung dumi na mapupunta sa plants nyo, pwede nyo gawin na ganito. Bawa ito, ano, dami pang retaso niya. So ito, itaktak nyo na lang, no, sa mga orchids nyo o kung anong mga plants na okay lang sa kanila, yung mga high minerals, no. Tapos tsaka nyo, no, ilagay dyan. So sige, ilagay lang ito. Dito na rin tayo. Ayan. So ginagawa ko rin pala, no, binababaran ko muna ng tubig yan minsan para madaling matanggal yung mga ipot ng ano, ng ibon. So papansin nyo, hindi ako madiriin, di ba? Eh, kasi nag-aalaga talaga ako dati ng mga dito, mga exotic na mga ano, na mga pet, no. So natural na sa akin to. So ayan, pwede naman kayo mag-gloves, no, kung mga hindi kayo sanay sa ganito, kaya paggawa nyo sa iyo. Ayan. Pero pwede naman maligo, diba? Hindi naman tugas ng kamay after. So nililinisan ko pa yan eh, magbibidyo tayo ngayon eh. Hindi ko muna masyadong ginagalingan kasi matatagalan tayo. So dito tayo, start na tayo dito sa mga bigger plants. So bukod dun sa ano pala, bukod dun sa pagwa-water nyo daily, kailangan nyo rin tanggalan ng mga damo yan daily. Ayan. So ito yung ano, Raha X Mira. Ito namang mga, ito pala yung Raha X Mira. Ito pala yung ano, itong isa Edward Chana hybrid yung isa. So itong mga ano, mga tawag dito, yung mga nakabukay yung bilig ng Nepenthes, yung mga Ampularia. Ayan, pwede nyong punuan yung ano yan, no, punuan yung kanilang mga feature. Hindi ko lang matarget kasi natatabunan na itong isang ito dito tayo dahon eh. So ang hirap pagka may hawak ang isa sa kamay, eh
nagbibideo ka, tapos eh kabila naman nagdidilig ka. But just to give you an idea kung paano ko ginagawa yan. So para rin pala, no, wala talaga mga debris na kasama yung mga pandilig nyo. Pwede nyong isalain to eh. May panalang kasama yung mga sprayer nyo. Pag bumili kayo ng sprayer, meron yan dito sa ibabaw na so dito panala. So pwede nyong gawin yun, di ba? So pwede nyong i-spray na lang kesa i-dilig nyo. Kaya lang kasi, no, so mas maganda nga yun kung ganun gagawin natin. Ano kung nasan eh. Panala namin, kung saan na nakarating yun eh. No, kasi pagka ano kasi may mga debris, medyo mas mabagal yung pagkilos mo. Kasi tatanggalin yung mga debris dun sa panala kasi may stock yun din eh. Hindi makakadalo yung tubig. So, pero advantage yun, syempre. Pagka may ano ka, strainer o panala. So, ayan, ngayon, diligin naman natin sa Heliumpora. Actually, dinilig ko rin to sa mga net, ano ko dati, pingikula, ano. Pero, dito muna. Kasi baka sabihin nyo eh, dun sa mga mahal na mga carnivorous plants, sir, hindi mo naman nilagay eh. So baka sugal, ano eh, buwis buhay na yung mga nepenthes. Ito sigurado hindi. So medyo dadahan-dahanin ko lang kasi ayan nga, tanong mo, baka mabali yung yung pora ko. So pwede ko naman yan ilagay sa ano, ipasok natin sa loob yung dinit pandilig. Okay. Okay na okay, diba? So hindi ko nalalagyan to. Sige, ilagyan natin konti. Kasi mahirap linis yung sphagnum pagka nalagyan natin. Ayun natin na ito. So itong tira, pwede nyo nang ilagay yan dyan. Diba? Nung una, hindi ako naglakas loob na gagawin yun. Kasi alam nyo na, maarte rin tong Heliumpora natin. So, kasi ginawa ko, tinry ko muna ng kaunti, eh pwede naman. So try rin natin sa mga pinks. Hindi ko lang itatry sa mga Venus flytrap kasi dudumi yan eh. Kakaripat lang natin nun eh. So dito sa Adelaide, hindi pala nakuhaan sa video. Ulit. Okay, Adelaide tayo ulit. Adelaide, tapos Aphrodite na pinks. And ano to? Gigantea. Tsaka Agnata yata yung iba dyan. So ireripat ko rin yun mamaya eh. So just to give you some ano idea, no? So ganun. Ayun yung isa sa mga ginagawa natin. Pasensya nyo na yung quality ng video kasi pang mabilisan lang. Hindi ba napaghandaan. So pero ayun natin na yun. Ang ganda ng nepenthes ko. Namumunga ng passion fruit. Biro lang. So so yung passion fruit ko na red, galing yan dun sa ano, kumbaga eh Encantada ng Batangas na si Yuki. Ayan. So nakipagpalit ako sa kanya ng carnivorous plant 2 years ago yata. Tapos ngayon namumunga na yung bigay niya sa amin, mag-asawa na ano, na red passion fruit. Ayan. So kina nyo, nadumihan na yung mga nepenthes ko sa baba. Pero mamaya ispray natin yan. No, kasi galing sa taas eh. Itong mga arrangement ko ng nepenthes ngayon, ginawa ko lang ito kahapon. So pagka na-spray naman yan, walang problema. Matatanggal naman yung mga, you know, yung parang mga tamalsik-talsik na mga medium.
So anyway, bago pa umingay dito sa taas. So ayun na muna yung ating update sa ating growing area. At yung bagong technique natin kung paano natin mas pinapabilis yung paganda ng mga ibang carnivorous plant natin. So yun lang. Happy New Year ulit. God bless and bye-bye.